Hey! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay the BIR VAT Relief o yung tinatawag po na Summary List of Sales and Purchases para po ito sa mga VAT registered taxpayers. Okay? So, kung nag-business po tayo, whether VAT or non-VAT, again, whether VAT or non-VAT, kahit ano yung business nyo, online man yan, or physical store, or combination of the two, we must register our business sa Bureau of Internal Revenue. Otherwise, future problem po yan sa BIR, baka kulangin pa yung ating kinita na ipundar para pambayad dun sa samot saring malalaking millions of assessments sa atin ng BIR. Lalong-lalo na po na kung nagpo-post kayo, nag-disclose kayo, nag-explain kayo, nag-show kayo ng mga assets nyo, purchases nyo, bago nyong biling bahay. Tapos, siyempre, one of your audience might be the BIR revenue official or employee, at kapag sila ang nakapanood nun sa inyo, talo na yung mga nagbablog, no? Tatanungin nila kung nakaregister ba yung inyong online business sa Bureau of Internal Revenue. Kung hindi, maaaring ma-audit kayo ng BIR at makasuhan kayo ng tax evasion because unregistered yung inyong online business o yung online source of income na na-earned nyo. Okay? So, hindi po namin kayo tinatakot dito. We are educating you. We are empowering you. Kaya, lagi po namin sinasabi sa ATC video natin, i-register nyo po yung business nyo sa Bureau of Internal Revenue. Not only the BIR, kundi sa SEC kung corporation yan, or DTI, and the local government unit, and the barangay. Pero BIR kasi pinag-usapan natin dito eh. So, whether you like it or not, we must register our business. Okay? To avoid future problem na hindi siya necessary. Okay? So, saan mag-register? Dun po sa inyong revenue district office, having jurisdiction over the head office of your business, branch, or your residence. Okay? So, ito po, after registration nyo, ito po dapat nyo matatanggap nyo yung ating certificate of registration. Katunayan na nakapag-register kayo, nandiyan yung pangalan nyo, address nyo, TIN nyo, kailan yung registration date natin, the registered tax types nyo, the line of business, and the trade name natin. Okay? Yan po ay pinapascale sa ating business establishment at in compliance sa ating Bureau of Internal Revenue Rules and Regulations. Otherwise, nadaanan ka ng tax mapping at hindi yan nakapascale, hindi yan nakadisplay, 1,000 yan. Okay? Another thing na ibibigay sa atin ng BIR after registration is yung ask for receipt natin, kulay green. Yan po yung sa akin, dinidisplay din po yan, ha? So, one of our obligations after registration sa BIR, hindi po nagtatapos sa registration sa BIR, ha? Meron pa po tayong obligations after registration sa BIR. Yun yung ating filing and payment of different taxes natin, okay? Kung wala kang babayaran, file ka lang ng applicable tax returns natin. Pero kung merong babayaran, syempre, bayaran mo siya, okay? At isa sa mga tax returns ng mga VAT registered taxpayers na dapat i-comply ay wala nang iba kundi itong ating value-added tax returns. So, dalawang klase po yung value-added tax returns. Isang monthly using the BIR form number 2550M. Ginagamit po yan sa monthly remittance or payment of the value-added tax for the first 2 months only of every quarter. For example, first quarter, January, February, walang March. So, for every, ano lang siya, every first 2 months of every quarter. Pagdating kasi ng third quarter, yung ating BIR, third month of each quarter, meron tayong quarterly VAT return using the BIR form, this one, BIR form number 2550Q. Wala pa po tayong bagong VAT returns as a result of train law amendment and freight law amendment. Wala pa pong bagong VAT returns. Ito pa po yung ginagamit ngayon. With revision date, if I'm not mistaken, that is February 2007 na revision date natin. So, itong BIR form number 2550Q, yan ay isang coverage ng isang quarter. Pero yung binayaran mo ng VAT dun sa first 2 months using the BIR form number 2550M, pwede mo naman ibawas dito so hindi siya madadoble. Pag binawas mo dito, lalabas pa rin yung third month of every quarter. Pero ganun talaga ang VAT returns compliance natin. Monthly and quarterly. Monthly for the first 2 months and for the third month of each quarter,
BIR Form number 2550Q natin, okay? Kaya nga lang sa 2550Q po, meron po tayo tinatawag na VAT Relief o yung ating Summary List of Sales and Purchases. Ito po yung tsura ng Summary List of Sales and Purchases o yung relief natin. Relief means Reconciliation of Listings for Enforcement System, otherwise known as Summary List of Sales and Purchases. Ito po siya. Ito po yung Summary List of Sales, Purchases, and Importation. Importation applicable lang kung nag-i-import ka. Pero kung bumibili ka locally lang, purchases mo locally, dito siya. Pero kung nag-i-import ka, applicable po itong Summary List of Importation natin. Okay? So, ano yung legal basis kung bakit tayo minamandate ng BIR magpasa ng VAT Relief? As a required attachment. Required attachment kasing VAT Relief sa ating BIR Form number 2550Q. Sa BIR Form number 2550M, wala pong VAT Relief yun. Ang may VAT Relief lang po, yung ating BIR Form number 2550Q. Wala pong VAT Relief yung 2550M. Okay? So, makikita nyo po yung legal basis sa ating Revenue Regulation number 16, Series of 2005. As amended na yan. So, marami na pong nag-amend dyan na mga revenue regulations natin. Isa sa mga amendment po niyan ay yung ating Revenue Regulation number 1, 2012. Okay? So, RR16, 2005. Tapos, inamendahan po ng RR1, 2012 para sa submission ng Summary List of Sales and Purchases. Dati kasi, yung requirement for the submission of Summary List of Sales and Purchases ay may threshold, may batayan kung kailan ka lang required magpasa ng Summary List of Sales and Purchases. Sa Summary List of Sales, required lang siya kung meron kang quarterly sales na excluding VAT exceeding 2.5 million. Kapag Summary List of Sales, quarterly dapat yung sales mo exceeding 2.5 million. So, required ka magpasa ng VAT Relief, yung Summary List of Sales natin. Sa purchases naman, exceeding 1 million quarterly. So, if nag-exceed ka ng purchases mo na 1 million quarterly yan, hindi annual, quarterly, required ka magpasa ng Summary List of Purchases. So, kung hindi ka mag-exceed ng 2.5 million quarterly sales, okay, 1 million quarterly purchases, hindi ka required magpasa ng Summary List of Sales and Purchases. So, nakita ng BIR yun as butas. Butas kung bakit yung mga VAT registered taxpayers hindi nakakapag-submit ng VAT Relief. So, nag-amenda sila itong gamit itong Revenue Regulation 1-2012 at ang sinabi naman dito, malinaw siya. Sa mga VAT bookkeeping nating RWB Books, next spring na po natin to. Tingnan niyo po yung exclusive nating online tutorial videos. Makikita po natin doon. Okay? Sinabi po dito na, yan. Person required to submit Summary List of Sales / Purchases. Number one, persons required to submit Summary List of Sales, all persons liable for VAT, such as manufacturers, wholesalers, service providers, among others, are required to submit Summary List of Sales. So, tinanggal yung kanyang threshold na 2.5 million quarterly sales. Quarterly sales, excluding VAT. So, lahat na ng VAT registered taxpayers, regardless of the quarterly sales, required mag-submit ng Summary List of Sales natin. At yung submission naman ng Summary List of Sales, Purchases, and Importation, ginagawa siya through software ng BIR. Ito yung VAT Relief ng BIR. Software yan. Madadownload nyo po yan sa BIR website. At ang final output na natin yan, kapag napilapan na po yan, final output ay ito pong e-submission validation report. Katunayan na nakapag-submit na tayo ng Summary List of Sales and Purchases and Importation kung nag-i-import lang kayo. Okay? Pagdating naman sa purchases natin, sabi sa purchases, persons required to submit Summary List of Purchases, all persons liable for VAT such as manufacturers, service providers, among others, are required to file Summary List of Purchases. So, tinanggal na yung threshold na 1 million quarterly purchases para mag-submit ka ng Summary List of Purchases. So, regardless of the amount of your purchases during the quarter, required ka mag-submit ng Summary List of Purchases natin. Okay? So, we have take note lang sa submission ng Summary List of Sales kasi yung misconception or common mistake ng iba, lahat daw ng sales nila na
lahat ng sales na nai-record nila sa kanilang subsidiary sales journal ay required daw i-input o ilagay dyan sa summary list of sales. Mali po yun. Mali po yun. So, totoo po na yung mga VAT registered taxpayers ay gumagamit ng summary list, subsidiary sales journal to record the daily sales transactions. Required po ito sa mga VAT registered taxpayers, no? Sa mga RWB book, VAT bookkeeping owners natin, explain na po natin to, ha? Pero hindi po lahat ng daily sales transactions na nai-record dito sa subsidiary sales journal ay required ilagay sa summary list of sales. Mali po yun. May tumawag sa akin dati noon, RWB book owner natin, ATC student natin, na nagtatanong, sir, paano namin ilalagay sa VAT relief yung customer namin na C? Kasi ang nilagay nila sa resibo, C. Eh, kapag gumawa ka ng summary list of sales mo, natin yun, no? Summary list of sales natin, kailangan mo yung pangalan ng customer. Kailangan mo yung address ng customer. Kailangan mo yung ting ng customer. Paano mo ilalagay ngayon yung C lang na nandun sa resibo, walang address, walang ting, dyan sa summary list of sales natin? So, babalikan po natin yung RR 16-2005 as amended. So, sabi po dito sa RR 16-2005 as amended, information that must be contained in the quarterly summary list of sales to be submitted. So, may mga required information lang na required ilagay sa ating quarterly summary list of sales. So, basahin po natin. The quarterly summary list must contain the monthly total sales generated from regular buyers slash customers. Regular buyers slash customers. Take note. Regardless of the amount of sale per buyer slash customer, as well as from casual buyers slash customers with individual sales amounting to 100,000 pesos or more. So, yung mga sales to customers slash buyers, nilalagay lang para sa summary list of sales ay para sa mga regular customers slash buyers and casual customers slash buyers. Hindi lahat ng buyers and customer sales transaction ay inilalagay sa summary list of sales. Mali yun. Okay? So, ano ba sir yung regular buyers slash customers? O, binipine na rin po dito. For this purpose, the term regular buyers slash customers shall refer to buyers slash customers who are engaged in the business or practice of profession and those with whom the taxpayer has transacted at least 6 transactions regardless of amount per transaction either in the previous year or current year. So, dalawang conditions para maging regular buyer slash customer yung mga customers nyo para maging regular. Una, dapat may business sila or practice of profession. Pangalawa, meron kayong at least 6 transactions regardless of the amount either in the previous year or current year. Ngayon, yung bumili sa inyo na bumili sa inyong customer nyo na ang nakalagay lang doon sa resibo, C. Kasi ganun ginagawa ng iba pero mali yun eh. C. C lang. Di ba ganun yun? C. Nilalagay sa resibo na pangalan. Yung customer ba na yun ay regular buyer slash customer? Meron ba siyang business or practice of profession? And at least 6 yung transactions nyo sa kanya regardless of the amount during the previous year or current year. If not, hindi mo kailangan ilagay yung sales mo dun sa sina yun na customer na yun para sa submission ng summary list of sales natin. Okay? Kasi hindi siya regular buyer slash customer. Ngayon, sir, during the year or previous year, meron na akong 6 transactions sa kanya, at least 6 transactions, kasi suki ko siya. Suki ko siya. Kunyari, ang business nyo, milk tea. Suki ko siya, sir. Kapitbahay namin siya. Masarap yung milk tea na binibenta ko. So, lagi siya namimilisaan almost every day. So, you have 365 days in one year, 365 times yon. Tanong, meron ba siyang business? Or practice of profession? Wala. O isang condition lang ang nasatisfied. At least 6 transactions in the previous year or current year.
Therefore, yung sales mo dun sa customer na kapitbahay nyo, na suki mo, na laging namimili sa'yo, hindi mo kailangan i-report sa summary list of sales. Why? Hindi kailangan ng BIR yun kasi wala naman siyang business. Walang tax doon. So, hindi kailangan ng BIR yung information from your customers because your customers has no have no business or practice of profession. Therefore, walang habol yung BIR doon, walang tax na babayaran yun, walang trabaho sa madaling salita. Okay? Paliwanag po ba? Okay? O even if meron siyang trabaho as employee naman yun. So, hindi kailangan ng BIR yung kasi nire-report naman sila ng employer nila through the BIR form number 1604C and the annual ALPA list of employees natin. Tama? So, yun ang rationale kung bakit may conditions or may criteria sino-sino yung mga sales to customers slash buyers ang ilalagay sa summary list of sales natin. Ano pa? Yung casual buyer. Ano sabi dito? Casual buyer daw. The term casual buyers slash customers, on the other hand, shall refer to buyers slash customers who are engaged in business or practice of profession but did not qualify as regular buyers slash customers as defined in the preceding statement. So, yung casual buyers slash customers, engaged din siya sa business or practice of profession. Pero, wala kayong at least 6 transactions sa kanya either in the previous year or current year. Okay? Maliwanag po ba yun? Ngayon, example, ang casual buyer slash customer ay nakabenta kayo sa construction yung business nyo. Nagko-construct kayo ng mga bahay, okay, nag-repair kayo. So, meron kayo kakilala sa subdivision, nagpa-repair ng bahay worth, let's say, 150,000 pesos. Tapos, VAT registered kayo. Ngayon, required ba kayong i-disclose or ilagay sa summary list of sales, VAT relief, yung nabenta nyong construction services amounting to 150,000 pesos dun sa kakilala nyo na nakatira sa isang subdivision? It depends. Siya ba ay may business? Siya ba ay may practice or profession? If wala, hindi tayo required ilagay yung kasi during the year, isa lang yung transaction nyo sa kanya. Wala kayong at least 6 transactions, so hindi siya papasok ng regular buyer slash customer. Pero papasok siya ng casual buyer slash customer if and only if, number 1, may practice siya ng profession or may business siya. Tapos, yung single transaction nyo, single, kaya casual eh, once in a blue moon lang. Single transaction nyo sa kanya ay pumalo ng 100,000 pesos or more sales, excluding VAT, hindi kasama yung VAT sa sales computation. O, diba? So, yung mga, kunyari, drugstore kayo, yung mga nanimili sa inyo, diba? Ang binibigay nyo, POS na resibo, eh, yung karamihan naman ng mga customers doon ay wala namang business or practice or profession, eh. Diba? Even if sabihin natin, meron kayong customer na senior citizen na almost every week nanimili sa inyo for the maintenance of that senior citizen. Pero, is that senior citizen, yung senior citizen ba na yun ay may business or practice of profession? If wala, hindi natin kailangan ilagay yung sales dun sa senior citizen sa summary list of sales and purchases regardless of the amount of the transactions natin sa kanila. Regardless the number of times of transactions with them. Kasi nga, ang first condition ng regular buyer slash customer and the casual buyer slash customer ay dapat yung customer nyo o buyer nyo ay may business or practice of profession. Kung wala, hindi kailangan ng BIR yung sales transaction details sa kanila na dapat mong ilagay sa summary list of sales. Okay? Kasi wala naman tax sa kanila. If they are employees, their employer will report them to the Bureau of Internal Revenue using the BIR form number 1604C in the annual ALPA list of employees. Sapat na yun if they are employees. Okay? So, mamamonitor ng BIR yung income tax sa kanila in the corresponding withholding tax. Yun ang rationale. Kung bakit hindi lahat ng sales sa customers slash buyers na nai-record natin sa subsidiary sales journal ay dapat ilagay sa summary list of sales. Misunderstanding yun. Kasi yung ibang ginagawa, di ba letter C? Letter C yung nilagay nila sa resibo. Hinuhulaan nila yung pangalan para ilagay sa battery list, summary list of sales. Hinuhulaan din nila yung team. Hinuhulaan din nila yung address. Diba? E di meron ka ng misstatement, violation ng ating tax code, nagsisinungaling ka sa ginagawa mong reportorial requirement
to be submitted sa BIR. Imbis na nakapag-comply ka ng tama, naging mali pa. Okay? So, legal basis, nasa RR 16-2005, pakihanap na lang po. Okay? Nasa bandang section 4.114-3. Natin, untitled submission of quarterly summary list of sales and purchases. Nandun po yung binabasa natin, ha? Sa mga RWB book owner natin ng VAT Bookkeeping, na-discuss na po natin to sa inyong exclusive online tutorial videos. Pakihanap na lang po, okay? Kasama po to sa ating discussion. Next, sa mga ano naman, summary list of purchases, makikita nyo rin po dito sa legal basis, hanapin nyo na lang po, ha? So, mag-aral po tayo kasi how can we comply if in the first place, we do not know. So, mag-aral po tayo, okay? So, ito yung VAT relief natin. We have summary list of sales, purchases. Na-explain na po natin dito, ha? Hindi po lahat ng sales na naka-record sa subsidiary sales journal at lahat ng sales sa customers, buyers, para sa mga VAT registered taxpayers ay inilalagay sa summary list of sales. Hindi lahat, okay? Tanging sales lang sa mga regular buyers slash customers and casual buyers slash customers. In accordance with RR number 16, series of 2005 as amended, hindi po galing sa akin. Okay? Final output ng VAT relief na required i-attach sa ating BIR form number 2550Q as evidence or proof of compliance of VAT relief. Itong e-submission validation report, sample lang po natin yan. Piniprint po yan at ina-attach sa ating BIR form number 2550Q. Okay? And problem solved. Sana po iwasan na po natin yung mga unnecessary and excessive penalties pagdating sa Philippine tax compliance by educating ourselves, by being aware of our obligations sa ating business in compliance sa ating Philippine tax code po. Okay? Iwasan na rin natin yung mga iba't ibang love letters galing from the BIR na nagbibigay sa ating stress or depression or anxiety or other mental illnesses. Maging educated po tayo, mag-aral po tayo. Okay? Kagaya po na ginagawa natin ngayon. And yung mga unnecessary fear na nararamdaman natin sa BIR. Meron nga akong kakilala, mas matanda sa akin na nagbi-business. Nung business niya, patago, looban. So, ang advice sa kanya, huwag na daw siya mag-register sa BIR kasi hindi naman daw siya makikita. Kasi looban naman yung business niya. So, every morning na nag-operate siya ng business niya, yung namimili sa kanya, ang iniisip niya taga BIR. Bago siya matulog, ang iniisip niya BIR kasi alam niya sa sarili niya meron siyang fault sa Bureau of Internal Revenue because hindi siya nakakapag-comply. So, na-convince natin siya na mag-comply and mag-register sa BIR at mag-aral ng Philippine Tax Compliance and Bookkeeping para may peace of mind siya. Okay? At the same time, yung mga dating hindi nakakabili sa kanya kasi wala siyang resibo, nakakabili na sa kanya ngayon kasi may resibo na siya na valid. May authority to pay. Problem solved! And maraming salamat po sa inyong lahat. We would like to invite you to our online education. Yun po, makakapag-aral na po tayo anytime, anywhere ng iba't ibang topics under Philippine Tax Code natin. Basta meron tayong internet, smartphone, laptop, computer, tablet, makakapag-aral na po tayo anytime, anywhere. So, if you want to learn how to record your business transactions for VAT registered taxpayers, seller of goods. Kung seller of goods kayo tapos VAT registered po kayo, we have RWB book para sa inyo. Complete set na po ito. Meron po siyang RWB book and meron po tayong mga sample na resibo dito na pag-aaralan. Yan po. Mga sample na resibo ng sales invoice and expenses natin. Ito po yung pagka-practice natin, yung mga expenses natin. Ito po yung pagka-practice natin, hindi po yung actual yung business pagdating po sa VAT bookkeeping. Kasama na po dito yung for practice purposes, yung ating subsidiary sales journal and purchases journal. Tuturuan po namin kayo paano ito gamitin. Okay? And the books of accounts po natin. Bali, 6 po siya. Package na po ito. Pre-delivery tayo within the Philippines. Ang investment fee lang po natin sa RWB Book VAT Bookkeeping is 6,499. May discount po tayo na 500 pesos for the first 100 na RWB Book owners for VAT Bookkeeping. Limited time lang po siya. So, may investment fee po tayo na net na 5,999 po. Yan. Available na po kayo. Click nyo lang po yung link above or below na ating ATC video or mag-message po kayo sa Facebook page namin
or may contact number po kami dito sa description ng ating ATC video, puntahan niyo po, tawagan niyo po kami. Okay? Para po makapag-inquire kayo sa amin. Free delivery po siya within the Philippines. And hindi niyo po kailangan basahin ito para pag-aralan because we have online tutorial videos na exclusive lang para sa inyo using our Vimeo platform. Hindi po siya available sa YouTube natin and Accounting Tutorial Center Facebook page. Para lang po sa inyo yun. I-password po yun para ma-access nyo yung password po na sa loob ng ating RWB book. Ang tawag po doon, RWB book number. Para ma-access nyo po yung mga exclusive nating online tutorial videos. So, hindi nyo kailangan basahin ito para pag-aralan kasi we will explain that katulad po ng video natin, step by step foundations, may legal basis, tayo, may rules of accounting, rules of debit and credit, the accounting equation, elements of financial statement, trial balance, closing entries, nandun po. Okay? 5,999 na lang siya, net of 500 pesos na discount. Kung ang business niya naman ay seller of service and VAT registered po. So, we have RWB Book VAT Bookkeeping for VAT, for seller of service. Kasama na po dito sa package natin yung ating mga books of accounts. Kasama na po dito yung ating mga books of accounts and the subsidiary sales and purchases journal. Para ma-educate po kayo kung paano po siya i-update o i-record yung mga business transactions nyo. Okay? Maliwanag po ba? Investment fee is 6,499 pero minus tayo ng discount 500 pesos, 5,999 na lang po. Free delivery po tayo within the Philippines. And again, hindi nyo po kailangan ito basahin para pag-aralan kasi we will explain this through our exclusive na online tutorial videos para step by step ang mapag-aralan natin siya. Okay? Through our Vimeo platform po. Hindi po siya available sa YouTube or sa public. And kung gusto nyo na pong matuto kung paano mag-file and pay ng sarili nyong tax returns, we have RWB book para po sa inyo how to file and pay your own tax returns. 4,999 only. Matututo po kayo paano mag-file and pay ng sarili nyong iba't ibang tax returns. Okay? Dalawa na po ito. So, meron din po tayong exclusive na online tutorials para dyan. Hindi nyo kailangan basahin ito para pag-aralan kasi kahit basahin nyo ito, hindi nyo rin ito maintindihan. Kasi very highly technical yung mga terminologies natin sa tax code natin. Okay? 4,999 only. Lalo na yung mga newly registered businesses dyan, whether physical store or online store, para po sa inyo ito. Okay, free delivery po tayo within the Philippines. And kung meron po yung tax audit, maganda po ito. Kasi ma-educate po namin kayo, may empower kayo, yung tamang flow ng tax audit from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment sa Office of the Commissioner of Internal Revenue. More than 600 pages po siya. May mga sample po tayo dito ng mga assessment notices and law actual. Yung mga actual po tayong LOA dito. Nawala, yun. Yan. Ito pa yung actual nating LOA. Yan. Didiscuss, just in case naka-receive po kayo ngayong taon neto, this is the best RWB book para sa inyo kasi explain po natin dito paano kayo magpo-comply sa LOA. Paano nyo po i-handle successfully itong ating letter of authority na natanggap nyo sa Bureau of Internal Revenue. May mga format na rin po tayo dito ng letter of protest. Pati po yung transmittal letter para sa submission ng inyong books of accounts and other accounting records sa revenue officer. In compliance po dun sa checklist of documentary requirements natin, okay? Investment fee is 9,999 only. Free delivery tayo within the Philippines and we have more than 20 exclusive online tutorial videos para po explain step by step yung ating contents ng RWB book for BIR tax audit. Kasama na rin po dito sa topic natin yung waiver of statutory limitation, pipirma nyo ba yung waiver o hindi, nandito po siya. Meron na rin po tayong update dito for notice of discrepancy kasi dati siyang notice for informal conference. Nabago na yung pangalan. 9,999 only, free delivery tayo within the Philippines po. Kapag ano na kayo, makapag-protest na kayo effectively. Ngayon, may nanggaya kasi ng protest natin. Meron siyang formal letter of demand, final assessment notice. Siguro nakita niyo yung video natin na pinakita natin yung first page ng protest letter natin, yung format niya, kasi may format tayo ng protest letter eh. I-edit mo lang siya. Yung first paragraph nun, kamukhang-kamukha nung protest letter na pinakita niya sa akin, kasi nagka-problema na siya.
At sabi ko, ito yung format ng protest letter namin. Saan yung nakita ito, madam? Siguro nakita niya siguro sa video. Sa A2C video natin, ayaw niyang aminin. Ngayon, yung protest letter na ginawa niyang DIY. Okay naman mag-DIY, mag-do it your own na protest letter against your assessment, BIR assessment, just in case you are not agree dun sa BIR assessment sa inyo. Kaya nga lang, kapag ginawa niyang DIY, dapat marunong kayo, dapat educated kayo, dapat alam niyo yung contents para maging valid and effective yung protest nyo. Kasi yung ginawa niyang protest na DIY, isang page lang. Isang page lang, tapos yung first paragraph, siguro, pinopia lang doon sa ATC video na sample natin, ayaw siguro mag-invest sa kanyang education. So, ano nangyari? Yung million-million niyang assessment, lumobo ng lumobo, hanggang sa naging problema niya na ngayon, nag-reply yung regional director sa kanya, at sinabi ng regional director, hindi daw valid yung protest niya, na denied yung kanyang protest, kasi yung protest niya, wala namang request for reconsideration or reinvestigation, wala rin factual and legal basis, denied. Mas lalaki pa yung problema nyo kapag ganun. So, mag-aral na lang po tayo, okay? Mag-aral po kayo. This is one-time investment fee only, 9,999 only. Tapos yung protest nyo po na ginawa, na drop nyo, pwede nyo pong ipacheck sa amin, send nyo po. Para po makita namin for our recommendation, pwede rin po ay tumawag sa amin kung mayroon kayong problema sa tax audit. At kasama na po yun sa investment fee sa inyong RWB book. Wala na pong bayad yun. Ang tawag po dun ay RWB support. Okay? So mag-aral po tayo before tayo mag-DIY ha. Yung real world po, hindi yung binabasa-basa mo lang kasi iba yung alam mo, nabasa mo, sa alam mo at kaya mong gawin. Okay? Okay ba yun? Okay ba yun? Alam mo nga, pero kaya mo ba siyang gawin? Yung isa, alam mo at kaya mo siyang gawin. Okay? And sa mga non-VAT naman, non-VAT bookkeeping, seller of service, we have RWB book para sa inyo para matuto kayo paano mag-record ng inyong business transactions in your books of accounts. Kasama na po dito yung apat nating books of accounts. Package na po siya. We have the cash disbursements journal. We have the cash receipts journal. We have the general ledger and we have the general journal po. Apat po ito. Wala po siyang subsidiary sales and purchases journal kasi hindi naman po required yun sa mga non-VAT taxpayers. Hindi po siya required. Okay? So, hindi nyo po kailangan basahin ito para pag-aralan because yan po more than 20, I think 20 yan o more than 20 online tutorial videos na exclusive para sa inyo. Pag-aaralan po natin ito step by step kung paano gamit, paano mag-record. Ito yung pagpapraksisan natin para matutunan nyo kung paano mag-record ng business transactions nyo, actual transactions nyo in your books of accounts. Yung mga kasama po siya ang official receipt na sample. Yan. Hindi siya yung transactions na makikita mo sa school academic na nakalista lang ha. No. Kasi sa real world o sa actual, mga resibo. Yan yung mga resibo din po tayo. Yan. Yan. Tapos may key answer tayo nito. Yung key answer po, pwede nyo hingin sa amin to check kung tama yung ginawa nyong answer. Okay? Investment fee is 4,999 only. Free delivery po tayo within the Philippines. Kasama na rin po yung ating books of accounts. Package na po yan. May ballpen siya, may bookmark. Okay? May certificate din tayo. And if your business is seller of goods and non-VAT, we have non-VAT bookkeeping for seller of goods, 4,999 only. Kasama na rin po yung ating apat na books of accounts, package na po siya. Charan! May ballpen na siya, may bookmark, may certificate, yan po. And hindi nyo kailangan basahin ito para pag-aralan kasi English to. Tapos kahit na marunong kayo umintindi ng English, very highly technical yung mga terminologies dito. I-explain po natin siya, yan. I-explain po natin siya through our exclusive na online tutorial videos. Step by step po yan, explain po natin yung contents ng ating RWB book hanggang sa mag-record na tayo ng transactions actually in our books of accounts. Ito po ay walang tatak ng BIR ha. Wala po itong tatak ng BIR na approval ng BIR for its use. Gagamitin lang po natin to for practice purposes, for educational purposes. Okay? So, huwag niyo po itong iiwan sa business establishment nyo. Kasi baka mapagkamalan ng BIR tax mapper, ito yung ginagamit nyo sa actual nyong business. Pwede sa bahay na lang po kayo sa kotse nyo. Okay? And we have RWB book, how to make your own financial statement. Kung gusto nyo pong matuto paano gumawa ng sarili nyong financial statement, may mga format po tayo dito. Okay? So, we have balance sheet, income statement, cash flow, equity, and notes to financial statement. Lima yun.
Yung iba ang ginagawa, income statement, balance sheet lang. Pero ito, lima po yung components ng financial statement natin. May mga format po tayo dito, edit lang. Yun din po ang ginagamit namin sa actual nating business sa company natin. Okay? And we have online tutorial videos also. Lahat po ng RWB books natin, meron siyang kanya-kanyang exclusive na online tutorial videos para po ipaliwanag sa inyo step by step, content by content, kung paano yung contents ng ating RWB book. Okay? Paano siya gagamitin. Kasi nga, mayroon explain ko sa libro lang, lalo na kung di nyo naiintindihan, di nyo masundan. So, kailangan ng online tutorial videos, katulad po nito. Pero hindi po available sa iba yun sa public. Available lang po yun sa mga RWB book owners natin. Okay? Investment fee po natin is 4,999 only. Free delivery po tayo within the Philippines. In our train law, kung gusto nyo po matuto ng iba't ibang tax updates under our train law, we have RWB book para dyan. Dito nyo po matututunan yung 8%, the itemized deduction, the 40%, iba't ibang tax updates under our train law. 4,999 only. Free delivery po tayo within the Philippines. Ngayon, kung kukuha po kayo ng 2 or more RWB books, we have RWB book packages para makapag-avail po kayo ng discount natin. Just message us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center lang po, para maibigay po naman yung details natin, okay? And sa mga RWB book owners natin, kahit anong RWB book yan, we have unlimited RWB support po. Pwede pong tawag kung mahaba yung concern nyo, kaya message sa Facebook page natin, okay, at chat sa email, at chat sa Facebook page, o kaya sa email natin, send nyo sa email natin, o kaya tawag kung mahaba. Okay? Wala pong bayad yun, RWB support po ang tawag natin doon. Okay? Para po yan sa mga RWB book owners natin. And available po yung ating cash on delivery or COD. Pwede nyo pong bayaran na lang yung investment fee ng inyong RWB book kapag na-receive nyo na po from LBC. And before we end our education, our ATC video today, bibigyan po namin kayo ulit ng educational quote, change your mind, change your life. Alam nyo na yan. Okay? So, change our mindset pagdating sa Philippine tax compliance. Huwag na po natin pahirapan yung sarili natin by thinking tax is a burden. Isipin po natin, tax is makakatulong sa ating business para mag-grow pa. Okay? And this is our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Please like and follow us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Dito nyo rin po sa inyo mga inquiries nyo or questions nyo regarding our topic or other topics po. In our Facebook group, Real World Bookkeeping, our YouTube, if you're watching us on our YouTube channel, please do not forget to subscribe now para po sa mga future updates natin. And kung nagustuhan nyo yung ating ATC video ngayon, please like our ATC video. If you do not like, just dislike. Dislike. And our Vimeo, Instagram, and Twitter account, please follow us on our social media account, Accounting Tutorial Center. And if you have further questions or inquiries regarding our topic today, please send your questions or inquiries on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. My name is Mark Lord Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other videos natin. Bye-bye!